Ikaw ba o ang isang miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng lagnat? Narito ang siyam na mabisang halamang gamot sa lagnat na maaring subukan. Dahil pasimula na naman ang malamig na panahon, maaaring muling maging vulnerable ang ating mga anak at tayo mismo sa iba't ibang sakit tulad ng sipon, ubo, lagnat o trangkaso. Bago tayo magpatuloy sa video na ito, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga video kagaya nito. Mapapanood sa video na ito ang mga sintomas ng lagnat, halamang gamot sa lagnat, home remedy para sa lagnat. Mabuti nang maging handa at maalam sa mga paraan at gamot na mabisang lunas para sa lagnat. Pinakamabisa man ang magpakonsulta sa doktor, mayroon ding mga home remedy para sa lagnat at halamang gamot sa lagnat na maaari niyong subukan. Lalo na kung simpleng ubo, sipon at lagnat lang naman ito at hindi senyales ng mas malalim na kondisyon. Paano bumaba ang lagnat ng iyong anak o kahit sinong miyembro ng iyong pamilya? Ito ang mga sintomas ng lagnat. Ang lagnat o fever ay isang karamdaman kung saan umiinit o tumataas ang temperatura ng iyong katawan. Isa ito sa pinaka-obvious na sintomas ng pagkakaroon ng lagnat. Ang pangkaraniwang temperature ng katawan ay nasa 37 degrees Celsius. Ang low-grade fever ay kung ang temperature ng katawan ay nasa 37.8 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius. Nasa high grade fever naman kung ang temperature ng katawan ay nasa 40 degrees Celsius. Maari ka ring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas: panlalamig, sakit ng ulo, pananakit ng katawan o muscles, pamamawis, panghihina, kapaguran o patig, dehydration, kawalan ng gana sa pagkain, madaling mairita o irritability, madalas inaantok o natutulog. Mga maaring sanhi ng lagnat. Maaring akala mo ay biglaan ang iyong pagkakasakit at walang idea kung bakit ka nilalagnat. Maaring posibleng sanhi ng pagkakaroon nito mula sa simpleng impeksyon lamang hanggang sa mas malalang kondisyon. Kaya mabuting kumonsulta pa rin sa doktor kahit may mga halamang gamot sa lagnat at home remedy para sa lagnat. Narito ang mga maaaring sanhi ng pagkakaroon ng lagnat: pulmonya, tigdas, trangkaso, dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan, sobrang pagkakabilad sa araw o init, pagkabasa sa ulan, bulutong, impeksyon sa isang parte ng katawan at virus. Maari rin itong sanhi ng side effects ng bakuna, epekto ng iniinom na gamot, autoimmune disease at inflammatory disorders. Ito ang mga halamang gamot sa lagnat. Ayon kay herbalist Arnold Pesit, mayroong mga mabisang halamang gamot sa lagnat na maaring subukan. Number 1, luya. Ito ay makakatulong para maibsan ang lagnat, sipon, ubo at pagtatae. Dikdikin lamang at pakuluan ang dahon nito. Inumin ito bilang tsaa 3 beses sa isang araw. Number 2, lagundi. Ang lagundi ay mabisang halamang gamot sa lagnat, trangkaso at hika. Pakuluan ang dahon at inumin ito bilang tsaa 3 hanggang 5 beses sa isang araw. Number 3, basil. Ang basil ay maaring itanim sa iyong bakuran, hindi lamang para sa pagluluto, kundi bilang lunas din sa lagnat. Dahil sa antibiotic properties nito, mabisa itong magpapababa ng lagnat. Maaring gumawa ng basil tea at inumin ito 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Number 4, bawang. Dahil sa antibacterial at antiviral properties ng bawang, mainam ito na magpapababa ng temperatura ng iyong katawan. Inilalabas rin nito ang toxins ng iyong katawan at nag-uudyok ng pagpapawis.
Kumuha lamang ng isang garlic clove at tadtarin ito. Dagdagan ng isang baso ng mainit-init na tubig. Hayaan ito ng 10 minuto bago inumin. Inumin ito 2 beses sa isang araw. Paalala, mabisang halamang gamot sa lagnat ang bawang. Ngunit hindi ito inirekomenda sa mga bata at mga nagbubuntis. Number 5, catnip. Tama, ang catnip ay hindi lamang ito para sa mga pusa dahil naguudyok ito ng pagpapawis. Mainam itong lunas laban sa lagnat. Maaari itong gawing salad o tsaa. Number 6, tanglad o lemongrass. Ginagawang tsaa ang dahon nito upang panglunas sa lagnat, ubo at sipon. Kailangan lamang ng isang baso ng kumukulong tubig at lagyan ng 5 hanggang 6 na sariwang dahon nito at inumin ito bilang tsaa 3 beses sa isang araw. Number 7, niyog-niyugan. Ito ay isang vine na karaniwang na pagkakamalang niyog. Sa katunayan, maaari itong lunas sa intestinal parasites at mayroong deworming properties. May kakayahan din itong gumamot ng lagnat, sakit ng ulo, ulcer at diarrhea. Kumuha lamang ng katamtamang dami ng vine at gawing tsaa, inumin 2 beses hanggang 3 beses sa isang araw. Number 8, tawa-tawa o asthma plant. Inirekomenda ng Department of Health bilang mabisang lunas ang tawa-tawa laban sa dengue fever dahil sa kakayanan nitong magpataas ng blood platelet count at panatilihin ang upper respiratory ng isang tao. Kumuha lamang ng katamtamang dami ng dahon at tangkay nito at gawing tsaa. Inumin 2 beses hanggang 3 beses sa isang araw. Number 9, banaba. Ito ay isang halamang gamot sa lagnat na maaari ding maging lunas para sa diabetes, kidney failure at obesity. Kumuha lamang ng katamtamang dami ng dahon at balat nito at gawing tsaa, inumin 2 beses hanggang 3 beses sa isang araw. Hindi alintana kung paano mo tutulungan ang iyong lagnat, ngunit mahalaga na tama ang impormasyon na mayroon ka tungkol dito at handang humingi ng tulong sa doktor kung lumalaman ang iyong mga sintomas o pakiramdam. Sa mga kaso ng mataas o patuloy na lagnat o lagnat na sinasamahan ng malalang sintomas, dapat kang humingi ng medical na atensyon. Kung ang iyong lagnat naman ay may kaakibat na iba pang sintomas, mabuti ring sumangguni sa doktor ng mga panglunas para dito tulad ng para sa sipon at ubo. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, feel free to like and share para mapanood din po ng iba. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang ating video. Leave the comment down below at isa-isahin pong babasahin at pupusuan ang inyong mga komento. Huwag kalimutang pindutin ang like and please don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated ka sa mga video tulad nito.